Okay. Next is para sa two-way. Two-way love naman tayo, guys. So, mamaya natin i-check. Ipapakita kung paano mag-check ng type ng slab. If it is two-way or one-way. Okay? Okay. Okay, para sa this is two-way slab. Okay, two-way slab naman tayo, guys. So, pag mag-drawing tayo nito, let's say this is the slab, the long span, short span. Ngayon, kapag may distribution tayo na ganyan, ganyan palagi yan eh. Yung distribution ng slab. So, mamaya, i-check natin kung paano ma-identify natin yung one-way at saka two-way. Parang pangit ng ano ko na. Drawing. Ulit-ulit. Or pangit talaga yung ano ko. Ah. Basta, yun na yun. Ito yung distribution ng load pag two-way. Long span, short span. Considering this triangle is same with this triangle. Okay? Then this trapezoid is same with this trapezoid. Okay, ibig sabihin, kahit saan natin kunin, kahit isa lang, same na kung anong makuha nating value is magiging same na din sa kabilang beam. So, ang kukunin natin ditong area, ang ano lang naman dito is yung area eh. So, this is the area ng trapezoid which is equals dito din. Tapos, yung area naman ng triangle natin is ito. Tapos, same din ito. Ibig sabihin, ang i-carry ng beam na to is yung triangle na yan. Okay? Ang i-carry ng beam nito, beam na ito guys, is yung triangle na yan na color blue. Tapos ang beam naman ito, ang beam naman na ito is, ang i-carry niya is trapezoid na yan. Then, same din yung sa kabila. Ito. Ang i-carry niya, ito naman, ang i-carry ng beam na to is yung trapezoid na yan. Yun ang konsepto guys ng two-way. Okay? Ngayon, kailangan ko kunin yung area. So, paano natin makukuha yung area? Eh, ang alam lang natin yung span, di ba? So, considering this is 90 degrees, 45 degrees, 45 degrees, therefore, this is 90 degrees. Okay? So, 45 degrees din to. Then, 45 degrees. And this is 90 degrees. And so on so forth. So, kailangan ko yung, for example, sa ano muna, dito muna tayo guys, sa triangular. Paano natin makukuha yung area? Di ba, yung area ng triangle is 1/2 times base times height. So, alam ko na yung base ko is SS, pero ang problema, hindi ko pa alam yung height na yan. Okay? So, madali lang natin makuha yan. Ito, i-separate natin yung triangle na yan. Itong yung height. If this is 45 degrees, 90 degrees, and 45 degrees, so therefore, ito, SS over 2 yan. Kung SS over 2 yan, SS over 2 din yung height natin. Okay? So, therefore, yung area of triangle natin is 1/2 times, yung base natin is SS, times, yung edge natin is SS over 2. So, therefore, yung area natin is SS squared over 4. So, in terms of mm squared yan, guys. So, may area na tayo ng triangle. Okay?
So ngayon, kukunin natin yung W cone concentrated. So alam natin yung W cone is yung WSU. Okay, in terms of kilonewton per meter yan, square meter. Multiply lang natin sa area triangle. Area ng triangle which is in terms of square meter. So kasi lahat yung millimeter yung square meter ang magiging result natin is kilonewton na lang. Okay? So this is WSU. Yung area natin of triangle is ito. So input lang natin yan is squared over 4. Tama? So yun. Okay? So therefore, ito yung magiging W ko natin concentrated in terms of kilonewton. So kailan pa natin i-divide ito? Kasi i-distribute natin dito sa beam na yan. So, yung WU natin is W cone over the length of the beam kung saan natin i-distribute. So, W cone natin is WSU, the surface load, times squared over 4 over yung so, yung length ng beam natin is SS kasi doon natin i-distribute. Then, cancel out yung isang SS natin. So, matitira is WSU times SS over 4. So, meron na tayong formula para sa short span bearing. Okay? So, yung W natin, WU is WSU times SS over 4. Over 4, okay. This is para sa SS bearing. So, ibig sabihin, yung magkikerry ng load na triangular is yung short span. Then, paano naman dun sa ano natin, sa LS, para sa trapezoidal? Okay? So, para sa trapezoidal, ito yung trapezoid natin. So, this is alam natin na LS. So, pero kailan lang natin makuha yung height niyan. Kasi nga, tapos ito, ano yung length na yan. Kasi nga, ang formula ng area of trapezoid, trapezoid is 1/2 B1 plus B2 times H. Alam natin yung B1, let's say this is LS, yung B2 na lang at saka height. Pero, alam natin na this is 45 degrees. Tama? Then, alam na din natin to na SS over 2 based sa triangle dito. Ito guys. Ito. Alam na natin yan. So, therefore, ito is SS over 2 yan. Okay? SS over 2. So, kung SS over 2 yan, kasi regular trapezoid naman to, SS over 2 din to. So, kung LS to, therefore, yung top ano natin line is LS minus SS over 2 minus SS over 2. Or, this is equals to LS minus SS. Tama? So, kung 45 degrees yan, 45 degrees to 90 degrees, therefore, yung height dito is SS over 2 din. Okay? So, therefore, yung area natin, pwede natin yan ma-calculate. 1/2 times yung base 1 natin, that is LS, plus yung B2 natin, yung LS, ito yon minus SS. Yun. Then, multiply natin sa H. Yung H natin is, ito, SS over 2. SS over 2. Then, D
ano lang natin, reduce lang natin yung equation. So, mangyayari ito, multiply na lang natin dito. So, magiging SS over 4 times the quantity. Ito, i-plus na natin yung LS na yan. So, magiging 2LS minus SS. Okay. So, mayroon na tayong area. Okay, may area na tayo. So, yung U surface load natin. Ano yung surface load natin? So, in terms of gain per square meter yan. So, kailangan lang natin para makuha natin yung W cone concentrated. So, we need to multiply W surface. So, this is kilonewton per square meter ng area ng trapezoid, which is SS over 4 times the quantity LS minus SS in terms of square meter. Cancel, cancel. So, therefore, yung magiging W ko natin is WSU times SS over 4 times the quantity 2LS minus SS. Okay, so in terms of kilonewton pa lang to, guys. So therefore, kailangan pa natin i-divide sa length ng beam para makuha natin yung WU in terms of kilonewton per meter. So W cone, the concentrated load, over the L of beam. Eh yung L of beam natin is LS kasi doon natin ilo-load. So therefore, yung W ko natin is WSU times SS over 4 over 4 times the quantity yung 2LS minus SS oops over LS. Okay? So yung WU natin is WSU times SS over 4S, 4LS times 2LS minus SS. Ayun. So, actually, pwede pa natin yan i-derive. Pero, depende na sa inyo. Pwede natin yan sabihin na WU times WSU times SS. Cancel na yung LS, so magiging over 2 na lang, minus WSU times S squared over 4LS. Ayun. So, ito na yung magiging formula natin sa distribution. So, ngayon, mayroon na tayong formula. So, babalik tayo dun sa, mayroon pa pala tayo, no? Yung cantilever. Cantilever. Okay, so tapos na tayo sa two-way. So, punta na tayo doon sa cantilever slab natin. Yung sa cantilever slab, madali lang kasi nga yung weight na yan, kailangan natin i-convert into kilonewton per meter. Tapos, dito yun maluload sa beam na yan. Para sa cantilever, cantilever beam. Slab, sorry. Slab. So, if the distribution is like this, this is the beam. Tapos, may slab tayo na ganyan. So, syempre, wala siyang kakapitan. So, hindi yan, ito wala, hindi yan beam, ha? Hindi siya beam. Yung beam natin, ito lang. Ito, yun yung beam natin. Okay? So, mangyayari, if this is X, sorry, laki yan. Ito X, alam natin, LS to, tapos ito naman, short span. So, same din, kailangan natin kunin yung, tas meron tayong W surface in terms of kilonewton
per square meter. So, kailangan ko lang kunin yung area niya, area of rectangle, that is LS times X. Tama? Then, yung W ko natin, concentrated, that is WSU times the area. Okay? Then, para makuha natin yung WIU, W cone, divide natin sa length ng beam na mag-carry. So, this is, i-ano ko muna to. Ito pala is LS bearing para sa two-way. Para sa one, sa balik tayo dito sa cantilever, so magiging WSU times LS times X over LS. Tama? So matitira natin, cancel, cancel. So matitira natin dyan yung WU natin is WSU times X. So ito na yung formula natin in terms of kilonewton per meter yan. So yun, nakadrive na tayo. This is for the LS bearing. Okay. Para naman sa short span bearing, guys. So ito no, ito yung short span bearing. Ito. Tapos ito yung ano natin, slab. Ito yung slab. Okay? Yung distribution niyan, of course, papunta dun sa short span natin, LS, then this is the X. So then, we have W. So kailangan natin yung W cone concentrated is W surface over the area ng rectangle na yan. So area ng rectangle na yan is SS times X lang. So, para makuha natin yung W cone, that is WSU over SS. Sorry. It should be multiply. Kasi naka-kilonewton per meter. This is the area of rectangle. Okay, so WSU times SS times X. So, ang W ko natin is WSU times SS over X in terms of kilonewton. Okay? Then, para makuha natin yung WU, kailangan natin W cone over the length of the beam na magkikerry sa kanya. So, this is WSU times SS times X. Yung magkikerry niya is the short span. So, cancel, cancel. Ang matitira natin na formula is, the variable is WSU times X. Ito na yan. Para sa cantilever. So, mabilis lang, no?